Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat. Suwayo niya po, andito po tayo sa Barangay Subic Ilaya, Agoncillo, Batangas. Wherein abutan na po natin yung Taal Volcano Island. As you can see po, puno na naman po ng steam yung main crater ng Taal Volcano. Same po nung kahapon sa live natin, ganyan din po siya kakapal, or mas makapal siya ngayon. I think we are 4 to 9 kilometers away mula sa mismong Taal Volcano Island. Ayan po yung kasalukuyang view ng Taal Volcano ngayong umaga. And kagabi po, may mga post po na may mga lumikas po dahil nga po sa naitalang 8 priyato magmatic burst simula po kahapon ng alauna hanggang alas 9 ng gabi. And then ngayong umaga po, may bagong labas yung P-box na 9 na po simula kahapon. 9 na po yung naging priyato magmatic burst sa mismong main crater ng Taal Volcano. And yung pagpusngat po na yun ay umabot po ng 900 meters. And hindi rin naman po siya nagtagal. Mga seconds to 2 minutes lang po yung tinagal. Ayon po yan sa bulletin ng PHIBOX ngayong umaga po. Ayan po yung view po natin mula dito sa Barangay Subic Ilaya, Agoncillo, Batangas. Abutan na po dito yung Taal Volcano. Kitang-kita po dito every time na nagbubuga po siya ng steam. Ayan po. And yung bayan po ng Agoncillo, isa po yan sa mga municipality dito sa probinsya ng Batangas na pinakamalapit sa mismong Taal Volcano Island. I think Agoncillo po yung kasama po siya sa 7 kilometer danger zone. Ipo-focus ko po sa mismong main crater. Ayan po sa left side banda po ng screen, umaangat na po ulit yung steam. Kanina po makapal po siya. And kagabi po may mga post po na nakita tayo sa Facebook, sa social media na may mga lumikas sa barangay Tuuran ba yun? O pulo? Kaya po pala yung sa live ko, napansin ko po kahapon sa live ko, iba yung kapal po ng steam niya po kahapon. Mas makapal po siya kumpara sa mga nakaraang mga steam na nai-record natin and nai-post dito sa YouTube. Mas makapal po siya kahapon. And yung video po natin, hindi po siya kasi naiisip ng iba na nananakot tayo or ano. Ito po ay para maging aware lang po tayo and maging ready po lagi. Para awareness lang po sa ating lahat and para maging prepared po tayo, laging ready always. Kasi hindi po natin masasabi kung anong mangyayari. Ang gagawa natin is tuloy-tuloy na pag-pray, sama-samang pagdarasal, and wala naman pong imposible sa prayers. Basta tuloy-tuloy at time-time, sama-sama.
na pananalangin. Pakita ko po sa inyo yung sa right side po ng ating yung view. Ayan po, nagpakita na po bahagya ang Mount Macolod. Kahapon po kinuhaan po natin yan against the light po, kaya sobrang hindi po nakita yung view ng Mount Macolod. Ngayon po medyo nakukuha po natin yung view niya. Diyan po sa Mount Macolod, nandiyan po yung bayan ng Cuenca and bayan ng City of Lipa. Nandiyan po. And yan po ang Agoncillo Road going to Agoncillo Town proper po yan. Ayan po yung kabuuan ng Taal Lake, Mount Macolod at ang Taal Volcano. Kagabi po may nakita po akong post na marami po nga nagbabantay sa sa lagay po ng ating bulkan. Mga opisyal ng bayan, mga opisyal ng barangay, kasi they alert themselves para sa ating mga kababayan, kasi mahirap nang mabulaga ulit na mabigla tayo. And binabantayan naman po nila. And sa tulong din po yung mga nagpo-post ng pictures at nagpo-post ng videos, na aware po yung ating mga kababayan. Na aware po tayo sa sitwasyon ng Taal. Although alert level 2 pa rin po siya and hindi po siya ibinababa, kailangan pa rin po natin ng kailangan pa rin po natin na maging alert 24/7. Again, yung kalsada po na yan ay parte ng Agoncillo Laurel Road going to pag diretso po yan, matutumbok po natin yung bayan ng Laurel, Talisay, tuloy-tuloy po yan patungo ng Star Tollway and then going to Manila po. Diyan din po madadaanan din po yan pag tuloy-tuloy po. Pag tinuloy-tuloy din po yan, madadaanan po dyan yung lumubog na kalsada na parte ng Agoncillo Laurel Road. Pero ano po yun, nagawa na po yun, passable na rin po yan. Ayan po ang ating Taal Volcano. Sobrang ganda po ng view dito sa bayan ng Agoncillo. View ng Taal Volcano, view ng Mount Macolod, and yung Taal Lake po. Blessed po yung bayan ng Agoncillo. Lalong-lalo na po doon sa pagiging ano po niya, situated sa lakeside ng Taal Lake, dahil po
Yung Talik po nakakapagbigay ng pangkabuhayan sa mga kababayan natin na taga Gonsilyo sa pamamagitan po ng pag-aalaga ng tilapia at bangus na nagsusupply po sa Caratiga probinsya ng Batangas and sa Metro Manila po. Yung masarap na tilapia at bangus dito po nagmumula, dito po kinukuha, dito po hina-harvest. Kaya blessed po yung mga taga Gonsilyo to be situated in sa tabi po ng Talik. Konting trivia po ulit. Trivia po ulit. Meron po nga 47 craters o bunga nga yung Bulkan Taal po. 47 craters. Meron po ang Taal Volcano. And yung pinakamalaki po, ayan po yung main crater kung saan po naganap yung pagputok noong January 12, 2020. Kung nakaabot po kayo sa parte ng video na ito, maraming salamat po. And please support my YouTube channel po by clicking the subscribe button and hitting the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. Muli po yung pagkuha po natin ng video, hindi po yan na pananakot or magbigay ng pangamba sa ating mga kababayan. Ito po ay para maging aware lang po tayo at maging ready, maging alert sa maaaring posibleng mangyari. And ang magagawa lang po natin ay magdasal, manalangin, sama-samang pananalangin, dahil nothing is impossible with God, nothing is impossible with prayers kung sama-sama po tayo at team na mananalangin. So ayun lang po muna yung update po natin. Again, may ano po, may yung latest bulletin po ng PBOX ngayong alas 8 ng umaga. Simula po kahapon, may naitala po silang sham na Priato magmatic burst mula sa mismong main crater ng Taal Volcano. And hindi naman po itinataas sa alert yung Taal Volcano, na nanatili po siya sa alert level 2. Patuloy lang po tayong makiramdam para po sa ating safety. Muli po, thank you everyone for watching. Palagi lang po tayo mag-pray and stay safe po tayo lagi, and God bless us always po.